May update po tayo tungkol sa nawawala pa ring batang si Jael at ang paghahanap ng kanyang ina na si Jonna. October 12, 2012, nawala si Jael. Ang suspetsa ng kanyang ina na si Jonna, kinidnap ang kanyang anak. Alam ko na may kinalaman siya. Kaya kilala ko po yung suspect. Actually, kinausap ko siya at hanggang ngayon alam niya na siya yung suspect ko. Dahil walang makapagsabi kung buhay pa ang bata, itinuring na itong case closed ng pulis. Yung pagod, kaya kong ipahinga. Yung gastos, kayang kitain. Pero yung sakit na naramdaman ko na akala ko abot kamay ko na, alam mo yun, parang may sakit ka na gagaling ka na, tapos nawala. Para kang namatay uli, parang ganun. Pero hindi sumuko si Jonna hanggang sa social media na siya nanawagan. Nasa taas ka pa. Pagka-ere ng aming storya tungkol kay Jael, may dalawang bata na agad itinawag kay Jonna. Baka raw sila si Jael. Ang unang bata nakita sa Tutuban sa Maynila. Saan siya nakita? Anong pangalan mo, be? Ha? Anong pangalan mo? Pero ayon mismo kay Jonna, hindi siya si Jael. May palatandaan po kasi talaga ako sa anak ko na kami lang nakakaalam. Masakit kasi umasa ako. Ang pangalawa namang bata, kinukup-kup ng isang jeepney driver sa Novaliches. Pero hindi rin ito si Jael. Maliit siya, mami. Maliit siya. Ang palatandaan kay Jael, bilugan ang mga mata nito, may balat sa kanang noo at meron siyang asthma. Hanggang nitong March 25, may nagpadala kay Jonna ng larawan ng isa pang bata mula sa isang hindi nagpakilalang babae. Ang mata, pati na ang ngiti ng bata, hindi nalalayo kay Jael. Madalas daw itong namamataan sa plaza, sa harap ng simbahan, sa barangay Landayan. Kaya agad nagtungo roon ang aming team. Kilala niyo ba to? Kilala ko po. Ito, kilala mo ba yan? Opo. Saan? Taga saan yan? Taga dito po. Taga dito ba to? Opo. Okay. Anong pangalan ng batang to? Owen. Owen po. Sir, kilala daw ng bata. Maya-maya pa, isang bata ang lumapit. Siya raw ang nasa larawan. Ang kanya raw pangalan, katunog ng pangalan ng hinahanap na anak ni Jonna, Yael. Pero ako to. Ikaw to. Sarapot na. Sinamahan ng bata ang aming team sa kanilang bahay. Nakilala nila ang kanya raw tiyahin. Ang kanya raw ina, nakakulong sa Cavite. Since talaga birth, dito na po itong batang. Ayon sa mga kamag-anak ni Yael, pamilyar daw sila sa kwento tungkol sa pagkawala ni Jael. Pero bagamat may pagkakahawig, sina Jael at Yael, malabo raw na si Yael ang hinahanap na anak ni Jonna. Pero yung alam ko may balat siya, di ba? Ang sabi na may, pero wala naman itong balat sa naon niya eh. Walang balat. Para sa mga hindi kumbinsido, ipinakita rin nila ang birth certificate ni Yael na nagpapatunay na kadugo nila ito. Sana makuha niya yung anak niya na alam ko matagal niya nang hinahanap. hindi po siya talaga. Kasi since dito na talaga itong batang ito na isinilang. Samantala, matapos naming itampok ang ikalawang bahagi ng kwento ng paghahanap ni Jonna kay Jael, isang larawan ang nag-viral sa social media. Na ayon sa mga nag-comment, malaki raw ang pagkakahawig kay Jael. Sana ikaw na talaga yan, baby Jael. How I wish na siya na si Jael. Bilog din daw ang mga mata nito, makapalang kilay at kahugis daw ng mukha ni Jael. Nakuhanan daw ang litrato sa isang outreach program sa Paranaque. 2 taon na ang nakararaan. Siya na nga kaya si Jael. Agad na tinunto ng aming team ang sinasabi nilang kinaroroonan nito. Hanggang nakilala nila si Princess ang kumuha raw ng larawan. Ayon kay Princess, sa bahay raw ng mga madre sa Paranaque niya nakita ang batang baka si Jael. Kaya ako talaga siya na-assume na magkamukha siya sa shape ng mukha, kilay, mata, pati nga eye bags. Pag tinignan mo labi, tenga, talaga magkamukha. Agad na nagtungo doon ang aming team.
kasama si Jonah. Pero pagdating nila roon, tumanggi silang humarap sa kamera. At ayon sa kanila, wala roon ang bata. Wala raw silang kinukup-kup doon na mga bata. Mga madre lang ang naroon. At ang batang nakunan sa litrato, posible raw na nakibahagi lang sa kanilang outreach program taong 2015. Ang mga batang sumali sa kanilang outreach program, mga tiga-barangay Sun Valley sa Paranaque. So wala nga po dong bata kasi hindi talaga sila nagkukup-kup ng mga bata. Dun parang feeding program lang talaga yon. Nagtanong-tanong ang aming team sa naturang barangay. Parang familiar sa akin ito. Makapamilyar kayo dito. Hanggang may nakakilala sa batang nasa litrato na dala ng aming team. Ay, unga! Si Bumbuy nga yan. Si taga Cul-de-sac Rotonda siya. Nakilala niyo kung bata na to? Nakilala niyo? Nandyan? Sige, halika dito. Sama! Ate Iday! Magandang hapon! May hinahanap lang itong poging bata na to. Ngayon. Ito talaga apo ko. Nakausap ng aming team ang mismong lolo at lola ng bata na nasa larawan, sina Lolo Ray at Lola Leonida. May similarity, pero habang matagal mo silang pinagmamasdan, umiiba. Ang kanila raw apo, kasalukuyang nagbabakasyon sa Atimonan, Quezon. Nagtungo roon ang aming team, kasama ulit si Jonah. Sa picture, siya lahat yung pinaka-kamukha. Gusto ko lang talaga rin siya makita. At may peace din po. Matapos ang mahigit 5 oras na biyahe, narating ni na Jonah at ng aming team ang Atimonan. May hinahanap lang po kaming tao. Kasi po, nawawalan po ako ng anak 5 years ago. Dito daw po natatagpuan itong batang ito. Andiyan sa... Meron din eh. Sa Belmont. Magandang hapon po, tay. Apo. Kilala niyo po itong batang to? Oo, apo ko. Ay, apo niyo po. Apo, pwede ko po kumakita. Maya-maya pa, nakaharap nila ang batang ito. Magandang hapon po, tay. Apo. Kilala niyo po itong batang to? Oo, apo ko. Ay, apo niyo po. Apo, pwede ko po kumakita. Maya-maya pa, nakaharap nila ang batang ito na siya raw mismong nasa larawan. Sorry, oo baby. Gusto lang kitang makita. Ang kanya raw pangalan, Ricardo Jangas. Kumuha talaga. Bagamat malaki nga ang pagkakahawig nito kay Jael, wala naman daw itong asthma o hika. Baby, sorry ah. Mampasensya na. Oo, wala siyang balat, pero kamukha niya, kahawig niyang anak ko, mataba lang siya kay baby. Siya ba? Sana siya. Pero hindi, mama. Sorry, hindi po talaga siya. Kasi tatlo yung po yung anak ko. Ilan po to? Isa lang, di ba? Tatlo yung anak. Ayon sa ina ni Ricardo na si Aurora, nakuhanan daw ang litrato sa outreach program ng mga madre sa Paranaque taong 2015. Nung una, wala raw silang kamalay-malay na nag-viral ang litrato ng kanyang anak. Yan eh, sa tuwing talaga, pumunta sila kila sister. Ayan, yung pinapakain sila doon. Ano ginagawa mo, Isis? Kumakain, tapos binibigyan po kami ng bigas. Tapos uuwi na kami. Plano nga raw sana nilang makipagkita kay Jonah para linawing hindi si Ricardo ang kanyang hinahanap. Pero dahil kinabahan din daw sila at natakot, lalo pat may cash reward na iniaalok si Jonah sa makakahanap kay Jael, nagpasya muna ang kanilang pamilya na lumayo para na rin daw sa kanilang seguridad. Noong unang may pumunta doon, nakita naman nila na talagang hindi. Kaya lang yun sa mga Facebook, talagang nakakainis na yun eh. Mga picture naman po siya na ano yan. Siya yan. Nalungkot ako. Tapos, mamingatan nyo. Pwede mo naman bisitahin yan eh. Para maibsan ang kanyang kalungkutan, humiling na lamang siya ng isang mahigpit na yakap kay Ricardo.
Baby, sorry ha. Pasensya na talaga pati kayo ang nadahanan. Ang guwapo naman. Babalik yun. Napapagod ko, nakita niyo naman pumalat na ako, di ba? Ilang linggo na kaming ganito, pero ngayon pa ba ako susuko eh? 5 taon ko nang hinahanap yung anak ko, di ba? Pero sabi ko nga sa anak ko, hanggat buhay ako, hanapin ko siya.